Tinaguri ang makabagong bayani ang ating mga overseas Filipino workers. Ngunit kamusta ang kanilang kalagayan? Nagbago ba ang kanilang sitwasyon? O mas lumala pa ito sa ilalim ng bagong administrasyon? Sa datos ng Philippine Statistics Authority, aabot na sa 1.83 million ang bilang ng OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mukhang dadami pa ito dahil sa bagong survey ng SWS, lumalabas na aabot sa 2 sa bawat 10 Pilipino ay gustong magtrabaho sa ibang bansa. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa kahit na mawalay sila sa kanilang pamilya. Magkaroon ng pagbabago ng orientasyon at pagpapalit ng framework ang gobyerno, kailangan palitan yung framework ng labor export. No? Hindi tutol lang migrante sa migrasyon, no? Lalo na kung ang migrasyon ay malayang karapatan na pinipili ng ating mga kababayan at ito ay bukal sa kanilang kalooban. Kung migrasyon ay sapilitan at ito ay pinagkakakitaan at ginagamit ng gobyerno para pagsamantalahan palalo ang ating mga kababayan, dyan kami tutol. Dagdag ng grupong Migrante Philippines, kung may maayos lang daw na lagay ng empleo at pasahod sa Pilipinas, mas pipiliin naman talaga ng mga Pilipinong dito na sa bansa magtrabaho. Job creation sa ating bansa ay dapat nakatuon sa paglikha ng sustainable, no, regular, sapat na trabaho para sa ating lahat dito sa sarili nating bansa. Napepuwersa lang naman daw kasi talaga ang marami sa ating mga kababayan na magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa mawawalay sila sa kanilang pamilya, katakot-takot na pahirap ang kanilang haharapin sakaling piliin nila ang landas ng pag-OFW. Kahit nga paglabas pa lang ng Pilipinas, pahirapan ang araw. In fact, kamakailan lang, kinundena ng grupong Migrante International ang dumaraming bilang ng insidente kung saan ilang OFW na palabas ng bansa ang hindi pinayagang makaalis dahil sa arbitrary restrictions na ipinatupad ng Bureau of Immigration. Ayon sa Migrante, labag sa karapatan ng mga OFW ang ganitong arbitrary restrictions. Hindi lang sa himpapawid, pahirapan ang diskarte para sa OFWs. Pati seafarers, nanganganib ngayon ang seguridad sa trabaho. Ito ay matapos mapabalita ang sailing ban na ipinatupad ng European Maritime Safety Agency dahil sa hindi daw pagsunod ng Pilipinas sa International Maritime Safety Standards. Dagdag pa rito, ipinasa ng House of Representatives kamakailan ang Magna Carta for Seafarers kung saan ayon sa Migrante International, ito ay labag sa karapatan ng mga seafarers. Hindi daw nito tinutugunan ang katiyakan at seguridad sa trabaho ng bawat isang seafarer. Hindi natatapos sa airport o pantalan ang kalbaryo ng OFWs. Pagdating sa kanilang bansang pagsisilbihan, marami sa kanila ang nakararanas din ng iba't ibang forma ng pang-aabuso, mula sa abusong pang-ekonomiya hanggang pisikal. Sir, andito po ako ngayon sa Saudi Arabia. 7 months na po ako dito sa shelter. Tapos po wala po silang magawa daw sa case ko kaya hindi daw po makuha yung sahod ko na 18 months. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko po. Naghihintay pa rin po ako hanggang ngayon. Hindi pa rin po ako nakaka-uwi. Nitong 2023 lamang, natagpo ang patay ang OFW sa Kuwait na si Julebee Ranara. Sa nangyari po sa kanya, dapat po papanagutin ng gobyerno natin yung agency niya at saka yung employer niya. Dapat po sana matigil na po yung kapal assistant. As in, tanggalin na po nila para po bigyan po ng karapatan o proteksyon yung bawat OFW na nasa abroad. Malayo man ang marami sa ating OFW sa ating bansa, hindi naman nalalayo ang kanilang sitwasyon sa kondisyon ng maraming manggagawa dito sa Pilipinas. Sari-saring kaso ng pang-aabuso, pagpapabaya at kawalanan tugon ng gobyerno sa kanilang hinaing ang palagi ang laman ng kanilang mga istorya. Kim Trillana ng Pinoy Media Center, nag-uulat para sa Alab Mayo Uno Special.